simple way of aligning ang atay XRM. XRM or wave. Yun, na-welding yung black bar. Tapos, bago i-align, dapat nakasit na yung plastic dito. Tapos, ito, angle bar yung ilagay para maraming we-weldingan. Ayan. Tapos, sa side niya, para matibay din, ayan, may nakalagay na flat bar. Tapos, angle bar din yung asawa niya para may we-weldingan. Uy, malato yan. Tapos dito sa tingnan na lang yung tamang distance na hindi tatama yung kickstarter. Nakasentro na yung ano niya, no? Ayan, sentro na rin yung ano. Madilim against the light. Ayan, sentro na. Sentro. Okay naman. Dito rin maglalagay ng balancer sa mga web kasi ito pasadya na hindi na design na lagyan ng sidecar. Opo nga muna. Dad, hindi mo pala. Sige, itising mo. Diyan may welding yung lalagyan ng balancer. Huwag maglalagay doon sa footrest kasi dito sa footrest nasisira kapag yung crankcase. Kaya yun din, ulit tulad ng sinabi ko doon, pagka nasira yung crankcase, pagpapa-overhaul pa kasi tutulo na yung langis mo dyan, kakatok na. Ay iwasan naglalagay ng balancer dito. Magwe-welding na lang dito kasi na-design to na single lang yung lalagyan ng torrelyo eh. Yan, dito maglalagay ng balancer. Nakikita natin mamaya pag natapos. Okay, set bra. Okay. Okay. Set na. Ayan. Kalagay na yung balancer. Balancer, oy. Parang ginawa sa Japan ah. Ay, mas maganda naman sa Japan. Ito, tapos lagyan na rin ng shock doon. Para alalay niya. Suporta doon sa chassis. Mas mura kasi, kahit masira yung chassis, mas mura yan kaysa yung mag-cover ka ng makina pag doon ka naglagay ng balancer sa putres. Kasi binabasag niya yung crankcase niya eh, pag doon ka naglagay. Ayun, tawag na naman. Ayan, how to align wave on the sidecar. Kaso nasit na ito ako, shock. Pakita man. Doon yung kukonek yung shock. Kasi mahaba yung shock na dala nila eh. Yung mas may si sana, mas maganda. Tapos na. Okay na. Wapo na yan. At ito yung dinagay namin para matibay. At ito na yung nakakulag na dyan sa puno niya. Yan, lagyan lang yan ng basaan para ano, para hindi masunog yung